Hello mga ka-home base kada. In today's video, ang pag-uusapan natin at ituturo ko sa inyo is kung paano nga ba gumawa ng email header gamit ang Canva. Plus, isi-share ko din po kung paano kayo maaaring kumita with this skill sa Fiverr. So ano, excited ka na ba? Then make sure to watch the whole video, tsagain mo ha, at maghanda na dahil magsisimula na po tayo as in now na! Welcome and welcome back po dito sa ating channel. I'm Sheena Santos and as I said, ituturo at isi-share ko sa inyo kung paano nga ba gawin yung email header sa Canva at kung paano kayo maaaring kumita dito sa Fiverr. So ano, simulan na natin ha? So kung last time is about creating email campaign or email broadcast, kung ikaw ay nanood nun, makikita mo yung opportunity. Kasi maaari kang kumita ng unlimited $5 or more dahil nga maraming nag-o-offer ng ganong service sa Fiverr. And of course, marami din yan sa ibang online job sites. So you have to watch that para matutunan mo kung paano mag-create ng email campaign. And as I said, meron siyang connection sa gagawin natin ngayon kasi tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng email header sa loob ng ano, ng Canva. Ito, just a review lang ha, ito yung nakaraan na ginawa natin. So, hindi ko pa siya until now, hindi ko nasi-send kasi hindi ko naman kailangan i-send. Pakita ko lang sa inyo yung mismong email. So, as I said dun sa video, kayo na bahala magpaganda, di ba? So, ayan, ito po yung makikita nyo dun sa naunang tutorial natin. So, yung email header, dito yon sa may bandang taas. Ipapakita ko yun sa inyo at ituturo ko din. So, bago ko ituro, pakita ko lang din yung opportunity. Di ba? Baka yung nami-miss nyo kasi hindi nyo alam kung para saan tong ginagawa natin. So wait lang kayo guys. Bago natin ituloy yung video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So subscribe na! Ngayon ay nandito tayo sa aking Fiverr account. Okay, dito yung last time, pinakita ko sa inyo, nag-search ako ng opportunity gamit ang ConvertKit. So again, this is not a sponsored video, pero maganda lang din na pwede, kumbaga pwede nyo ring simulan mag-aral ng email campaign or email broadcast, basta anything about emails, kahit gumamit ng ibang email platform. Kasi normally, ang ginagamit kong pang-sample sa inyo, or ako, ang email platform na kadalasang ginagamit ko for my clients is yung email, ano, MailChimp, or Active Campaign. Pero aside from that, meron din akong ibang mga email platforms and that includes ConvertKit. So ito, nung sinearch ko yung word na ConvertKit pa lang, marami pong nagpo-provide ng service. And malaki rin po yung kinikita nila. And as you can see, may mga kumu-order. So ayan, nilakihan ko na ha. Diba sabi ko, you can earn $5 or unlimited $5 or more. So, wala pa nga $5 eh. Pataas na agad, 15, 30. O, yung iba, 10, 60. So, ito, pwede mong pag-aralan tapos isama mo as a package dun sa ginagawa mong skill o kaya ito lang mismo yung offer mo or i-improve mo yung nalalaman mo pa sa pag-create ng mga emails, diba? Kagaya ng paggawa ng landing page ng email template, diba? Email automation, autoresponder, which is iyan ay kasama sa mga sa lesson sa mga tinuturo ko dun sa ating course. Kung maghahanap po kayo, ito again sa Fiverr pa lang to. So try nyo rin sa ibang online job sites and see kung may mga demand din. ConvertKit pa lang yung tinype ko. So kung mag-i-explore kayo ng email platform, i-type nyo lang dito. Lipat na tayo sa tutorial. I'm sure yun ang inaantay nyo, 'di ba? So now actually nandito tayo sa loob ng Canva account ng mismong client ko. Okay? Pero, hindi to yung ano, yung parang account niya mismo na binigay sa akin, yung lagi niya, hindi. Binigyan ko lang siya ng email address para bigyan ako ng access sa kanyang Canva account. So, for example, meron kang client, kailangan mo mag-design sa Canva niya, you can ask the client kung pwede ka bang bigyan ng access sa kanyang Canva. Okay? Sa kanyang Canva account. So, bibigay mo lang email address niya, papadalang ka ng access. Mapa-admin or parang team member lang dyan. So, ito, ang binigay na niya sa akin is admin access. Tapos, ang gusto niya kasi is gayahin ko or nagbigay siya sa akin ng reference ng sample email campaign na gagawan ko ng version namin ng email template. Ng email header. Sorry. Ito, nakita niyo email header na to? Ayan, ito. Sabi niya, gawan ko raw ng version namin. Kaya lang, limited kasi yung naisend niya sa akin images and meron siyang folder sa Canva pero hindi niya na-share sa
sa akin. Ang na-share lang niya is yung access sa Canva. So, magagawa ko lang, imbis na magsabi ako ng no, hindi ko magagawa, nagpo-focus ako sa kung ano yung magagawa ko. And sabi ko, ito lang yung meron ako, yung konting pictures mo. So, using Canva, nasa akin naman na yung branding mo dahil nandito sa Canva, yun, nakasave na. And, baba. So, yun, kumbaga, gagamitin ko na lang kung ano yung meron siya. And then, tignan niya na lang ako kung magugustuhan niya or hindi. And then, we can just improve later on. Okay? So, yun, yung mga diskarte yun, ha? Focus on kung ano man na i-provide na sa'yo. Tignan mo kung may magagawa ka. Kung wala pa, then ask for more information from your client. Okay, so yun nga yung sample. And ito na yung, meron na akong mga images niya. Also, ask for the branding information kung wala pa siyang binibigay sa yung access. Kunwari, sa Canva or ano, kung wala pa yung branding information dito sa kanyang Canva account, ask. Okay? Ano yung branding image mo? Ano yung branding image niya? Yung text, yung kulay. Napakahalaga niyan. Tandaan niyo yung mga ganyan. So, normally, sasend nila yan sa inyo. So, ito, meron na kasi kong nagawa. Ito, dalawa nga yan eh. Kaya lang, sinend ko pareho. Para sabi ko, ikaw na lang mamili. Ito yung isa. Ayan. Pero, papakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa. And, kung ano yung mga details. O, paano ba yan? Ako, wag, hindi kayo kailangan kabahan dahil kahit beginner, kayang-kaya nyo to. So, unang gagawin nyo, ayan, nandito na tayo sa loob ng Canva. Type nyo lang yung email. So, inulit ko, di ba? Email. And makita mo, maraming suggested, ano dyan, mga keywords under email. So, since ang kailangan natin is email header, ayan, email header. Ano, meron na ring size na pinoprovide si Canva, 600 by 200 px, okay, or pixel. Kung gusto mo yung mas malinaw pa, pwedeng mas malaki dito, doblehin mo na lang yung size. Di ba, pwede ka mag-custom ng design or ng size. Okay, so eto na, click natin, email header. Okay, now, may mga makikita kayong, ano na, template ng mga email header. So, kung sa tingin nyo, eh, okay naman yung mga ito at gusto mo na lang i-customize, walang problema. Pwede kang pumili na lang dyan, di ba? Lalo na kung, gusto ko yung design na to, gusto ko yung ganyan, o, di ba? Kung pinagpa-practicean mo pa lang naman, hindi pa naman yung actual client work, eh, pumili ka rin, pwede rin. Or, you can simply start from scratch, okay? Sa blanco tayo. So, 600 by 200, ha? Tandaan nyo. So, nilabas ko na rin yung ginawa ko kanina para may basis din ako. So, di ba ako, as I said, meron na akong branding color. So, sa branding color, para makita ko dito, meron naman dito. Ayan. Ayan. Nakikita nyo ba sa may bandang kaliwa? Nandyan naman yung mga, ano eh, yung logo, kung meron siyang logo. Kaya lang nga, ako rin na nag-upload nito kasi nga wala akong access dun sa mismong folder niya. So, yung mga pinadala niya sa aking ibang images, in-upload ko na lang. Ito, nakuha ko naman yung ibang logo niya. Ayan. Tapos, yung logo pala lumalabas pero yung folder niya na kung saan nagdi-design na siya, hindi ko yun nakikita. Ayan. So, ito, ako lang nag-upload ng mga images niya na yan. Tapos, style. Yung style niya, may branding na siyang sinet. And even yung mga font. Yung client, ha? So, kung ikaw, starting pa lang, ikaw na mag-set muna ng ano mo, ng style mo. Okay. So, kulay tayo. Kulay. Ito na yung branding niya, ha? Branding color ng client. Ayan. Lalabas ko nga dito, mag-double screen tayo. Yan, dito gagana ang multitasking nyo, ha? So, dalawa binuksan ko para lipat. Tapos, lalagyan ko ng image. So, ito, actually, yung ginawa ko dito sa naunang design is parang galing na to sa email template kanina. Ayan, email template na to. Ngayon, hindi ko mahanap kung nasan yung email template. So, mag-i-start na tayo from scratch kasi nakuha ko naman na yung mga, ano, yung parang elements dun sa nauna. Okay? So, kung mag-explore ka, kuha ka lang ng mga ideas dun sa ibang email templates. Pwede naman yun. Lalo na kung kagaya kita na hindi ganun kagaling mag-design, di ba? Kumuha tayo ng mas magandang template. Kung mahanap yung template ko kanina, o sige, dito na lang ako kukuha. Total, sarili ko rin namang design to kanina. Eto, kunari, meron na yung client nyo. Gagawa nyo na isa pang version. Duplicate ko na lang. Ayan. Tapos, pwede kong palit-palitan yan. Eto, yung sa image para makuha ko, tanggalin ko muna. Para malaman nyo kung ano yung mga elements na pinaglalagay ko dyan sa ginawa ko. As I said, etong template na to, galing to dito sa kabila kanina. For some weird reason, hindi ko na siya man. Ayun! Eto! Okay, ito. Nakuha ko na. Yay! Ngayon, kung customize natin, ha? So, as you can see, layo yung ano, anong mga font, di ba? Kasi sinunod ko yung font ni client. Kumuha ko ng template, pero sinunod ko yung color niya at yung kanyang style, yung mga ano niya, yung mga elements niya. So, yung image, papalitan ko na lang. So, nakuha ko na kasing image galing dun sa Google Drive folder na shinare niya sa akin. Kung saan, dun makukuha yung mga pictures and ibang, ano pa, ibang kailangan naming details. Papalitan ko
muna yung mga image. Ito yung mga image lang na meron ako ngayon, na yung iba kinuha ko pa sa website. So, drag lang. Tapos, pag nilapit mo dun sa shape yan, automatic kinukuha. Okay? So, dahil putol yung head yan, hindi naman pwedeng ganon. Lakihan natin, ha? Dahil putol, kailangan mo i-adjust. So, double click. Back. Oh, ayan. Tapos, usad-usad. O kaya, lakihan mo ng konti para ma-adjust pa. Tapos, double click and then tapos. Tapos, ganun din. Same thing with the other image. Pinagbaliktad ko. O sige, ganun din naman yun. O, client, tingnan mo kung ano mas okay sa'yo. O, lusot. Kukuha tayo sa isa naman. O, ganun din sa kabila. Dinrag ko. Double click, adjust. O, pili na lang si client dyan kung ano mas gusto niya. Tapos, as I said, kailangan branding color. Okay, so be careful kayo sa pagpili ng kulay. Hindi kayo pwedeng basta mag-decide kung sa client yan. Tanong mo muna kung may branding info sila. Kuha tayo, eto. Ang ganda ng kulay ni, ano, ni client. Oh, eto ba yun? Ika nga. Ayan, oh, ayan na. So, ayan, pareho na. So, itong elements na to, ang ginawa ko, kumuha ko sa ibang template. So, nag-click ako ng, di ba, add page. So, ito yung discarte na pwede nyong gawin kung gusto nyong makakuha ng idea sa ibang template. Humanap kayo ng template na pwede nyong pagkuhanan ng elements para hindi nyo na-search isa-isa. So, kagaya ng ginawa ko, ito, oh, kumuha ko, clinic ko. Click mo tong mismong page kung saan mo gustong ilipat yung pag, parang basis mo, yung reference mo. Ayan. Tapos, tsaka mo kunin yung elements na mga kailangan mo. Kuha o kaya copy, control C, and then paste. I-click mo kung saan mo ililipat, ha? Then paste. O, ayan. Diba? Ang dali. O. Kunin mo isa, ganun din. O, pak. Lipat. O, di ba ang dali? Ganun lang siya. Yay! Tapos, so ito, babaguhin ko yung font. Ito kasi logo to, image to. So, kukunin ko, alisin ko to, hindi ko to kailangan. So, punta tayo ng logo niya. Masyadong madilim kasi ito yung logo niya. Ayan, nakita nyo. So, kiklik mo kung saan mo lalagay and then get the logo. Ayan. Okay, adjust. And then, meron pa ako ituturo sa inyong strategy. Wait lang. Journal planner ang nilagay ko. So, gagamitin ko yung font na to, pero adjust ko rin sa mismong font ni client. Ayan, nakita nyo, nilalakihan ko, ina-adjust ko lang, ha? Kung saan tumapat yung aking arrow. Ayan. Tapos, o ayan. Tapos, babaguhin ko yung kulay. Yung website link niya, lalagay ko dito kasi hindi naman ito yung kanya, di ba? So, pinatamad ako mag-type. Copy na lang. Copy. O, control C, control V. O, ayan. Copy. Tapos, yung background, yung parang, gano'n, parang ulap na hindi. Ayan, baguhin natin ang kulay. Siyempre, again, branding. Okay. Kuha na! Ngayon, itong mga to, dinagdag ko lang. Yung parang nakita nyo itong parang gray na to dun sa image. O yan, ito. Ang ginawa ko lang dyan, nung una kasi, hindi ko nga alam kung ano title o ano pangalan nitong template na to. Yung gano'y shape na yan. Dahil nga, mabilisan lang gagawin natin, ginawa ko. Ayan, yung click mo yung mismong element. Tapos, control C, control V. And then, baguhin mo lang yung kulay. Oh, di ba? Tapos, saka mo yung lalagay sa likod. Laki naman konti, syempre. Adjust. Ayan, position. Ayan, backward. Yay! Oh, di ba ang galing? Make sure nakaklik yung mismong element kapag inuusad mo. O, ganun din. Same thing with, ano, eh, ito, square lang naman to or rectangle, hanapin mo na lang. Pero kung gusto mo mabilisan, ganun lang din gawin mo. O, control C, control V, tapos lagay mo sa likod. Change the color. Ay, ito pala, hindi ko pa nabago kulay. Ayan. Diba etong tatlo na to, nakikita nyo ba? Yung Lori Smith, yung journal planner, tsaka yung website link, hindi ko malaman kung gitna na ba siya. Kung magkakatapat na ba sila, nasa center ba. So, ang gagawin ko is, ito, teka, alisin ko muna to, ha? Usad ka muna sa eksena. Tapos, para malaman ko kung sila ay pantay, drag mo to. Hold the mouse. Tapos, kung bibitawan, i-highlight mo tong tatlo na gusto mo magpantay-pantay. To yung position. Nakita niyo yung position? Click and then center. Click center. Ayan. Pusa na siyang magpapantay-pantay. Okay, sabay-sabay na sila magpapantay-pantay. O, oh, diba? Oh, tapos, balik mo na ulit yung element na inusad mo. Kung di naman siya kasali sa eksena kanina. Kung nakarating na po kayo sa part ng video natin na ito at na-enjoy niyo po yung nagiging discussion natin, then, can you please comment down the keyword? Hindi ako kakanta, pero ano sasabihin ko? May natutunan ako. O, diba? May natutunan ako.
May natutunan ako. O yan, kinunta ko pa rin. I just wanna make sure na talagang na-enjoy niyo yung naging discussion natin. And kung gusto niyo pa ng mga related topics about Aral Time with Sheena. Kasi yan, nagkakaroon tayo ng mga live tutorials sa ating Facebook page and sa ating Facebook group na Homebase Mom Diaries. So kung hindi ka pa naging member, make sure mag-member ka na. At ayan na, balik na nga tayo sa video. Asahan ko ang comment mo ha. O, tapos ito yung star ko. Lalagay ko yung star. O, kita niyo yung star. Hindi ko na siya inalis. So, yun lang. Ganun lang po kasimple. Tapos, kapag kung sa tingin nyo, maganda na yung gawa nyo, maganda na siya, pwede nyo na ipakita sa clients for ano update. O, client, ito na yung email header. O kaya kung panglalagay nyo sa inyong mga email template, diba? Sa inyong email campaign, email broadcast, email automation, ilalagay nyo kasi yan, di ba? So, make sure to download. Okay, dito sa may bandang taas, nakalagay, share, click, and then download. So, make sure to choose kung ano lang yung kailangan nyo. Kung page 1 or page 2. So, in my case, page 2 yung kailangan ko. Tapos, PNG. PNG yung kinukuha kong image para mas malinaw. Okay, tapos, download lang. Tapos, kunin nyo kung saang folder nyo siya nilagay. Okay, so, nasa log na ako ng aking test MailChimp account naman. So, gagawa lang ako, pull up lang ako ng isang mabilisang regular campaign. Para lang alam nyo kung para saan itong nagawa natin. Sample email. Okay, so ilalagay ko lang. Image. Upload ko ulit. Yan. So ito, tatanggalin ko na. Kasi may logo na doon. Ayun. Ito sa mobile. Ayan. Ganyan siya. Sa taas siya ng inyong magiging email content. Okay? Sa taas. Kaya lang sa, ewan ko kung ba't ganito ngayon sa ano, sa desktop. Teka, dapat hindi ganyan. Tsaka medyo distorted o pixelated. Siguro dahil sa size, kung ang gagawin natin, kung i-increase natin yung size, kagaya nung binanggit ko kanina, times 2, mas magiging malinaw. Yung kasing ginawa ko is parang email header for all. Pero sa MailChimp, mukhang hindi yun ang ginawa niya. Anyway, so ganyan po. Diyan lang naman po yan. Adjust nyo lang po kung depende sa email platform na gagawin nyo. Kaya mas maganda para hindi rin kayo paulit-ulit, yun nga, magduduplicate na lang kayo para hindi nyo kailangan baguhin yung original na email header nyo. Kagaya nito, dalawa. Yung isa yung babagu-baguhin ko. Para kung meron man akong kailangan sa kabila, iduduplicate ko na lang ulit. Hindi mawala yung mismong idea nung ginagawa ko, yung original email header. Okay, yun lang naman. Again, I'm Sheena Santos. Kita-kita po ulit tayo sa mga susunod nating Aral Time with Sheena. Ay, have a great night, mga ka-Homebase Kada. Bye for now. Yay! Thank you, thank you. Thank you, everyone.